dealing with the Word of God. Tandaan natin na ang binibigay nating mensahe sa mga tao ay kinukonsider natin na coming from the Word of God. Now, if the Word of God is misinterpreted, kung ang salita ng Diyos ay nami-misinterpret, at the same time ay namamali ang application sa mga listeners, we have a problem with God. Bakit? Kasi unang-una may utos sa sampung utos na thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Kung sa Tagalog, huwag mong sasambitin o babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Now, kaya kapag ikaw ay nangaral at kinukonsider mo na ang inaral mo ay mula sa salita ng Diyos at mali naman pala ang iyong interpretation that resulted to a wrong application, then you are also violating third rule or third commandments of God, which is thou shall not take the name of the Lord in God in vain. Bakit? Sa walang kabuluhan. Kung mali ang turo, mali ang interpretation, mali ang application, lumalabas na walang kabuluhan pa rin ang iyong mga pinagsasabi. At the same time, you are misquoting the Bible. Kadalasan is out of context. Kung wala sa context, mali din ang paggamit mo ng interpretation. Okay? Kaya nga, mag-ingat tayo sa kabibilin ng mga preaching for the sake na meron ka lang masabi sa church mo. At ang kadalasan pa nga, kapag ka nagkaroon na may mga nag-speaking in tongues, so feeling mo tagumpay ka na. Kaya nga minsan nagpo-post ako sa ating GC na marami rin mga ibang sekta ng relihiyon. Meron pa nga dyan, Trinitarian din, na may mga speaking in tongues din sila. Okay? So, ano yun? Anong masasabi ninyo doon? Ibig ba sabihin? May baptism, ang baptism of the Holy Spirit, pwede pala kahit saan, kahit na mali na yung kanilang relihiyon, at dahil nakarinig ng iba't ibang wika ay nangangahulugan na they were also baptized by the Holy Spirit. What if, ito mabigat yan, question, what if sila yung tama at ikaw yung mali? Kaya nga napakahalaga yung preaching ko kahapon na doon sa Acts chapter 2. Okay? And they, sabi, devoted themselves in studying or teaching the apostolic doctrine. Now, sa ngayon ba, nakakita pa ba kayo ngayon na tinatawag na talagang sure tayo na lahat ng tinuturo natin ay talagang apostolic doctrine? At ano ba yung apostolic doctrine? Hiwalay ba sa doctrine ni Christ? Ano sabi niya? Matthew chapter 28, verse 20. And teaching them to keep all the commandments which I have told you. Ibig sabihin, kung ano man ang mensahe ng mga apostol ay ganun din, ang source nila ay ang turo rin ni Christ. Okay? So, walang magbabago. Beginning from Christ teachings hanggang sa magkaroon ng apostolic teachings which is not separate sa teachings ni Christ. And being calling ourselves as apostolic, dapat hindi rin tayo nakahiwalay sa salita ng Diyos based sa tamang interpretation sa salita o teachings ni Christ. Okay? So, yun. Kaya itutuloy natin ito ngayon.
Dali. Okay. Ito. Okay, ito ang sinasabi. The primacy of preaching cannot be overemphasized. Christianity began with preaching ministry of the Lord Jesus Christ continued by the apostles and the early church fathers. So ibig sabihin, talagang pinagpatuloy lang ng mga apostol at ng mga early church fathers kung ano yung mga tinuro ni Christ. During the Reformation, it is or its indispensability was encapsulated in the now famous line from the Second Helvetic Confession. So anong sabi rito sa confession ito ng famous line during the Reformation? Predicatio verbi Dei est verbum Dei. The preaching of the word of God is the word of God. Yan. Kung magpipreach ka ng word of God, siguraduhin mong it is really the word of God. Okay, so again, sabi ni D. Martin Lloyd-Jones, to me, the work of preaching is the highest and the greatest and the most glorious calling to which anyone can ever be called. The most urgent need in the Christian church today is true, yung totoong preaching. And as it is the greatest and the most urgent need in the church, it is obviously the greatest need of the world also. Lloyd Perry and Paris Whitesell, ang sabi niya, preaching is the most important task that God commits to men, in that not only the issues of time, but those of eternity depend on its impact. Sabi ni William Evans, separated by God for the specific work of preaching the gospel, and is a man who, from the one side of his nature, mula sa isang side ng kanyang nature, takes the truth from God, and from the other side gives us the truth to men. So kinukuha mo yung truth mula sa Diyos, and then at the other side, binibigay mo naman yung truth na ito sa mga tao. He deals with God in behalf of men, and he deals with men in behalf of God. Okay? Romans 10:14, how then can they call on the one they have not believed in? So paano na matatawag, tatawagin nila ang isang na dati ay hindi naman nila pinanampalatayanan? And how can they believe, paano din naman sila magsisipanagpaliwala in the one of whom they have not heard, kung wala naman silang narinig? And how can they hear without someone preaching to them? Kaya lang, paano naman sila makakarinig kung wala namang sinugo na ano, na they are going to preaching to them. Romans 10:17, consequently, faith cometh, comes from hearing the message,
and the message is heard through the word of Christ. Hindi lang basta nag-message ka, siguraduhin lang natin na yung message mo ay mula talaga sa totoong salita ni Kristo. Hindi ka lang basta nag-quote sa Bible, dapat tama ang pagkaintindi mo sa sinabi ni Christ. Okay? So, I have been hearing many times mga preachers natin pag nakikinig ako. Okay? And then, modesty aside, talagang, lalo na yung nagpapalabas ng mga video clips ng kanilang preaching, okay? Mas kuminsan na i-deliver pa yung maling interpretation. Okay? Naku. Sabi ko nga eh, kapag naintindihan ninyo, ang tunay na pag-re-research, hindi lang yung basta nagkaroon lang kayo ng diploma and then okay na yon. Maganda naman yun kung may diploma kayo, meron kayong mga natanggap na mga certificates ng inyong attendance, pero huwag niyong pabayaan na hindi ninyo talaga pinag-aralan yung inyong diplomang tinapos. O kaya yung mga title ninyong tinanggap na doctor, masteral, pero huwag ninyong pabayaan na talagang hindi sayang yung papel na hawak ninyo. Okay? Bakit? Kasi ganun din lang sa akin. Kaya nga, kaya kong humarap kahit sa mga scholars pa, mga professors pa ng theology, kaya kong makipag-exchange ng conversation or dialogue. Kaya nga, one time last year, nung ako'y nagpunta sa Palawan, I have a open dialogue with a Trinitarian regarding sa eschatology. And he is a professor of sa pagdating sa theology ng especially related sa eschatology. Okay? So bakit ko kayang humarap? Kasi nga, okay, hindi lang ako nag-depend sa aking yung tinatawag na papers regarding sa aking pinag-aralan o tinapos. I always see to it na talagang kaya kong humarap sa kanila. Okay? Sana ganun din tayo. Okay? Ang problema ko minsan, ayaw natin makapag-dialogue, pero alam nyo ba, kapag ikaw ay totoong nasa katotohanan at nasa liwanag, maliwanag ang sabi sa Bible. Kailanman ay hindi mananalo ang kadiliman sa liwanag. Now, ngayon, kung hindi mo kayang humarap na inakala mong madilim sila, mukhang ikaw ang madilim. Kaya nga, sabi ko nga, see to it. Okay? Na ikaw ay nakayang makaharap sa inakala mong sila yung nasa kadiliman. Okay? So, kaya nga may empowerment eh. Kaya ka nakareceive ng Holy Spirit pagkatapos hindi mo kayang idepensa ang iyong pananampalataya. Okay, dinadaan mo na lang sa haba ng preaching, pagkatapos pagdating sa question and answer, di mo na kaya makipag-interact sa mga questions sa iyo. Okay, so hindi ko naman sinasabing napakagaling ko because I am not God. Pero kapag ka hindi ko alam ang sagot, I will directly tell you na pag-aaralan ko pa. Ganun yun eh. Ang mahalaga doon ay you are not afraid to face questions, and you are also not afraid to tell them that you do not know the answer. Pero hindi nangangulang porque hindi mo alam ang sagot, ibig sabihin natalo ka na. Nagkataon lang na yung tanong sa iyo ay ngayon mo lang na-encounter. Okay? So ganun lang. And then, anong gagawin mo? Mag-aaral ka ngayon. Kasi ang taong hindi nade-develop yung kanilang kaalaman or yung wisdom na or knowledge, it lacks yung growth sa kanyang naglalaman is because they never entertain questions. Okay?
So, ala nila, okay na yung kanilang alam. Okay. So, sabi ni Edwin Charles Largan, preaching is an essential part in distinguishing features of Christianity. Essential part daw siya. The spread of Christianity both geographically, sa mga mapa, sa iba't ibang bansa na pupunta, and numerically at dumadami, has been largely the work of preaching. Decline of spiritual life and activity in the churches is commonly accompanied. So maliban sa medyo palpak na yung preaching mo, tapos nagde-decline pa yung mga yung spiritual life mo at activity in churches, kadalasan magkasama yan. Okay? So commonly accompanied by lifeless, formal and fruitful preaching and this partly as cause, partly as effect. Yun ang nagiging epekto. Okay? The decline of spiritual life and activity in the churches is commonly. Yan. Kadalasan, ito ay bunga ng ano? By a lifeless, formal, unfruitful preaching, and this partly as cause, partly as effect. On the other hand, the great revivals of Christian history can most usually be traced to the work of the pulpit. And in their progress, they have developed and rendered possible a high order of preaching. Okay? Now, matanong ko, kasi ito, this was my preaching yesterday. Okay, personally. Ano ba ang purpose? Bakit nagbigay ang Diyos ng Holy Spirit during the Pentecost? So, tinanong ko ang church. Sino sa inyo dito ang naka-receive na ng Holy Spirit? Taas ang kamay. So, marami nagtaas ng kamay. Sunod kong question. What is now the reason? What is now the purpose na binigyan kayo ng Holy Spirit? So this question is also addressed sa mga taong tinuturuan ko. So nung tinanong ko kahapon ng church na yun, hindi nila alam. Basta empowered lang sila. Okay. So sabi ko, ang tagal na ninyo naka-receive ng Holy Spirit. Pero hindi nyo alam hanggang ngayon kung bakit ka binigyan ng Holy Spirit. Akala lang nila for the sake of speaking in tongues. Sabi ko, mukha may problema dito. Kasi laging sinisigaw, come on church. Hindi tayo titigil hanggat hindi kayo makareceive o mababtize ang Holy Spirit. Yung iba doon, 10 years nang na, nakareceive ng Holy Spirit. Yung iba doon ay matatagal na rin talaga. Yung iba doon, 5 taon. Yung iba doon, 2 years na. Pero nung tinanong ko, ano ang purpose? Bakit ka binaptize ng Holy Spirit? Okay. Kung kayo yung tatanungin ko, ano ang dahilan bakit nagbaptize ang Diyos ng Holy Spirit? Anong dahilan? Meron bang gustong sumagot? Ano ang dahilan? Bakit kailangan mababaptize ng Holy Spirit? Algy, to impute righteousness? Dali. Anong Bible verse ang binabasa mo? The reason you receive the Holy Spirit is to impute righteousness. Meron kang supporting verse dyan. So, yung walang na-receive na Holy Spirit is walang righteousness. Okay?
gustong mag-guest, tingin nyo. So masaya na tayo dahil nakareceive na tayo ng Holy Spirit. Okay na. Kaya sabi ko, okay, Myra. We receive the Holy Spirit baptism because sa akin palagay po, kasama doon po yung anointing at saka it teaches us concerning all things sa kingdom of God, sa way of salvation. Ganun po. Katulad ng sinabi sa 1 John 2:27. And John 13:17. Kung tutusin, yung malaman nila ang totoo, wala pang Holy Spirit, tinuturoan na sila ni Christ. Amen. Tinuturoan na sila ni Christ. Ito yung way of salvation. Guide. Oo. Okay. Yan lang. Sinabi talaga si Christ ang purpose kung bakit siya naka-receive ng Holy Spirit. Okay. Sino to? Little MG? Sino yan? Okay. Hello. Good evening po. Siguro po sa ano po, base lang po sa ano po, sabi po kasi sa Acts 1:8, pag na-receive po natin ang Holy Spirit po, ay magkakaroon po tayo ng kapangyarihan po na mag-witness. Kaya ito po para sa akin yung reason na kung bakit po tayo na ano yung kumbaga po kung bakit kailangan po nating masangkapan po ng Holy Spirit is para po makapag-witness po tayo sa ibang mga tao po. Okay. Panuhin nga kita, Little MJ. Ano ba ang pangalan mo? Ano po, Sister Mary Grace po. Oh, Sister Mary Grace. Okay. Saan ngayon ba nag-witness ka? Opo. Pastor. Ilan taong na naka-receive ng Holy Spirit? Ano po, 10 years na po ata akong baptized po. Baptized. Kailan ka nag-start ng ministry mo? Ano po, sumasama na po ako sa Bible study po nung mga unang taon po ako na nabaptize. Pero ngayon po ako totally po na nagagamit po. Okay. Yung binasa mong talata, that is actually the purpose yung sinabi ni Christ, Acts chapter 1 verse 8. You will receive power once the Holy Spirit comes, and you will be my witnesses. Kumbaga sa ano, tapos na lahat ng tinuro ni Christ, the only thing that they need is the empowerment of the Holy Spirit so that they can witness. Hindi lang sa tinatawag na sarili nilang lugar, Jerusalem. They have also to spread to Jerusalem, to Samaria, which is hindi nananampalataya sa kanilang mga Diyos, and then sa kanilang Diyos at the same time to the very ends of the age. Ibig sabihin, that is the purpose, the reason they have to receive the Holy Spirit, because kaya tinawag siya na you will receive power. Bakit? Kasi their mission actually is impossible. Bakit? They are only 12 apostles. Okay? Pero nung nagsalita noon si Christ sa Acts chapter 1 verse 8, wala na si Judas. 11 na lang sila. Kung titingnan natin dito, bakit walang umangal? Lord, imposibleng marating namin hanggang Pilipinas. But you see, walang umangal. Bakit? Kasi naniniwala sila sa empowerment. Kahit na mission is impossible. Bakit kamo?
Matagal na silang patay, but still, yung kanilang mga sinulat until now ay convincing and converting many people up to this day, and it still continues. Okay? So kapag ikaw ay naka-receive ng Holy Spirit that you cannot even witness, you cannot even testify, may problema sa iyo. Kaya ka nga binigyan ng Holy Spirit to empower you. Kasi nga, kaya nung pinagsalitaan ko ng Charles kahapon, sabi ko, bakit lagi na lang, ito yung pupunta ako, itong tatlo na lang na ito palagi ang nagte-testify. Bakit? Sa dami ng inyong tumanggap sa inyo ng Holy Spirit, bakit walang tumatayo? So, ibig ba sabihin, nung binigyan kayo ng cellphone, halimbawa, it is a gift, binulsan nyo na lang, never na ginamit ninyo, kaya ka nga may cellphone para makipag-communicate, nakapag-post sa social media, yun ang trabaho, yun ang purpose ng cellphone. Okay. Nung binigyan ka ng Holy Spirit to empower you to testify or give testimony. Bakit? Kaya walang nagte-testify sa inyo, nagbibigay ng testimony dahil hindi nyo nalalaman, naintindihan yung experience na everyday nagwo-work sa iyo ang Diyos. Ni posibleng alam mong nagwo-work sa iyo ang Diyos, pero dinadaan mo na lang sa pupuri. Sinabi ba ng Holy ng Diyos ni Christ, ha? Pagdating sa ng Holy Spirit, you will be empowered, and after you receive that, wala ka nang gagawin kundi worship na lang. Every Sunday na lang. Okay? So may problema yon pagdating sa application. So you are all empowered not to spread by testimony, kahit sabi nga, kahit na hindi ka malalim sa iyong doktrina, but still, you are testifying the works of God in your life. Kahit na hindi malalim ang pinag-aralan mo, katulad yung laging tumatayo, sabi ko, kahit doktor, abogado, kahit sino pa magagaling, pag sinabi mong wala akong pakialam sa sinasabi niyo sa doktrina ninyo, ang mahalaga dito, ito ang sinasabi ko sa inyo, pinagaling ako ng Diyos. Nasabi ng doktor, wala ng pag-asa. Nakakalakad na ako. Okay? Kaya kung basahin ninyo yung John chapter 9, yung pinagaling yung isang bulag. Okay? Ano sabi doon? Hindi mo ba alam yung nagpagaling sa iyo, makasalanan? Sabi ng mga pariseo. Ano sabi ng bulag? Sabi niya, wala akong pakialam. Kahit anong sabi niyo, ang alam ko, dahil sa kanya, ako'y nakakita. Okay? So, that is the reason. Sa Acts chapter 1 verse 8, bago siya umalis, before he ascended into heaven, you will receive power once the Holy Spirit comes, and you will be my witnesses. So kapag itong mga members natin, alam ko naman na kayong mga nandito sa Lord, sa chat room natin, sa ating pag-aaral na ito, alam ko naman lahat kayo ay nagwi-witness noon pa. Pero dapat encourage ninyo ang mga members ng church ninyo na kapag naka-receive na sila ng Holy Spirit, then they are obligated. Then they are what? Assumed to be witnessing now to the people. That is the reason kung bakit binigay yung Acts chapter 1 verse 8. Kaya nag-start sila. When they received the Holy Spirit, that's the time na nag-umpisa na yung movement nila. From Jerusalem, kumakalat na sila unti-unti. Kaya dumadami na sila. At ang sabi doon sa last verse ng Acts chapter 2, okay, and the Lord added every day. It was the Lord. Bakit? Bakit it was the Lord na nakalagay doon? Kasi sabi ni Christ, Matthew chapter 28 verse 20, and I will be with you until the end of the age. Eh sinabi din niya, Acts chapter 1 verse 8, na you will going to be my witness from Jerusalem, Judea, Samaria, and until the end of the age. Ibig sabihin, kakalatan. That's why when they received the Holy Spirit, what happened? They began boldly to speak the word of God, to testify to all people. Wag tayo maging dahilan ng stoppage o paghangganan ng ministry na ito. Kasi
That is the reason na sinabi ni Christ, you will receive power. So they have to understand, hindi sila binigyan ng Holy Spirit for the sake na mag-speaking in tongues lang sila, and then pwede na mag-apply as Christian worker, maging pastor, or what? Hindi. Nawala tayo sa linya ng sinasabi ni Christ. Kasi sa ating kasi bawa kabigyan ng license, number one prerequisite, dapat nababtize ka ng Holy Spirit by means of initial manifestation. Ngayon, nagpastor ka na. Yun. Pero paano yung hindi nag-apply? Naka-receive na ng Holy Spirit. Parang sinasabi sa kanila ng Diyos na, binigyan kita ng Holy Spirit. Now, you begin to testify boldly, with courage, with confidence, with conviction. Hindi yung matagal ka na nakaupo dyan, every Sunday ka lang, praise and worship ka lang, ganun-ganun ka lang. Hanggang every Sunday na lang, nag-speaking in tongues ka, pero wala nangyayari. Okay? So, did you get my point? Okay? So, it is not because of righteousness, it is not because of everything that you will be taught by God, kundi matagal ka na naturuan, the only thing to do is beginning after receiving the Holy Spirit. Now, go, sabi ng Panginoon, go, make disciples of all nations. But you have to wait first for the Holy Spirit to come. Okay? So yon. Kaya tatandaan ninyo, Acts chapter 1 verse 8, tandaan ninyo yung mission na yan. Sabi ko, nung ako'y nagsalita sa meeting namin, sabi ko, ang 300,000 para sa National Capital Region na goal, sabi ko, maliit yan. Bakit? Sa dami nating mga pastor, 300,000 is maliit yan. Bakit? Eh, kung maalala ninyo, sino ba talaga nag-umpisa ng goal setting? It was the Lord. Acts chapter 1. Matthew chapter 28, makes disciples of all nation. So yun ang goal ng ating pang all nation. Saan na mag-umpisa? Doon sa 11 na nanagdagan lang ng isa sa Acts chapter 1. All nation, yun ang goal ng Panginoon. Tapos sabi natin, nalalakihan na tayo sa 300,000. My God, sabi ko, maliit yun at the same time, sobrang dami natin. Ilang libo tayo sa buong Pilipinas, sa buong National Capital Region, ilang daan tayo doon at para mabigasan. Pero lagi natin tandaan, we are always in partnership with the Holy Spirit. Kaya sabi nga doon, last verse ng Acts chapter 2, and the Lord added to the church every day, araw-araw, they began with 3,000. Biro mo, isang harapan, 3,000. Eh, isang pong araw mo na lang yung 3,000. Ilan na? 30,000. Sa gawin mo pang malaki. And every day, God is adding. It is already the work of God. Just preach, just witness. And the Lord will touch the hearts of these people. Siya talaga ang magdadagdag ng mga members na yan. Okay? So, I hope naintindihan ninyo ang reason kung bakit nabaptize ay the Holy Spirit. Empowerment. Kasi, bakit empowerment? Because your mission is impossible. Sabi ko nga eh, kung inutosan ka ng Diyos, nandyan lang yung gripo sa tabi mo. Sabi ng Diyos, kumuha ka ng baso, kumuha ka ng tubig para makainom ka. Your mission, hindi impossible. Your mission is something na, ay, duluhod ka pa ba? Magdadasal ka sa Diyos? Lord, gusto kong minum ng tubig. Nandito yung baso. Nandito yung gripo. Pero pinagdadasal ko. Give me empowerment, Lord. Nako. Sabi nga sa'yo, binigyan ka ng kamay. Sasabihin sa'yo, binigyan kita ng kamay ha, binigyan kita ng isip, binigyan kita ng mata, okay? Binigyan kita ng paa para makalapit. Okay, yun ang gagawin mo. Hindi imposible yung mission mo. But the mission, kaya kailangan mo ng prayer, kailangan mo ng tinatawag na tulong ng Diyos because your mission is impossible. Ganun din si Moses. Nung sinabi ni Moses na hindi ko kaya, ano sabi ng Diyos?
I will be with you. Bakit? Mabigat yung kanyang mission. Ilalabas mo ang Egypt sa superpower, at ilalabas mo ang Israel sa panahon na ang Egypt noon ang superpower sa buong mundo. At kakausapin mo yung presidente ng Egypt noon. At para mangyari lang yon, it is always God's work. Just speak. Magsalita ka. At ang sabi niya sa Acts chapter, sa Exodus chapter 4 verse 12, ang sabi niya, sige, lumakad ka na. At ako ang magsasalita. Ibibigay ko mga sasalitain mo sa bibig mo. You see? Kaya nga kapag itong mission na ito na binigay sa atin, binigyan tayo ng empowerment because we are being sent by God for a mission impossible. That's why we need, this was called empowerment of the Holy Spirit. Hindi lang basta masaya ka na nag-speaking in tongues ka na. No. Kundi, binibigyan tayo ng task. Okay? So you have to remember that. Okay? So balikan natin to. So, mabigat, kung tutusin, mabigat ang pagsasaliksik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sisiguraduhin lang natin na ang ating preaching ay hindi talaga humihiwalay sa salita ng Diyos. Okay? So, ang devil, ganun din ang ginawa, no? He quoted from the Old Testament to mislead or to deceive Jesus Christ. Wrong application, wrong interpretation with the purpose of misleading. So, totoong galing sa salita ng Diyos yun. Okay? Kaya lang mali ang interpretation. Kaya lang magaling si Christ. Alam niya kung paano babanggain yung pag-quote niya sa Bible. Kaya kapag ikaw, tayo ay natuto sa tamang interpretasyon, sa tamang pagsasaliksik, alam mo kung may problema yung preaching na ito. Okay? Kasi sabi nga ni Christ, Matthew chapter 24, ano sabi doon? Be watchful and be aware na ano, maraming darating sa aking pangalan. Gagamitin din yung pangalan ni Christ actually. At ililigaw ang marami. Ang matindi pa nga doon, sabi sa Matthew chapter 24 eh. And there will make what? Mga dakilang tanda, dakilang kababalaghan. To the point na pati ang mga hirang na ay pwedeng mailigaw. Okay, so hindi lang basta tayo nakatitig sa milagro, titingnan din natin if kanyang mga sinasabi is really coming from the Word of God. Okay? Now, sabi ni Martin Lloyd-Jones, the decadent periods and eras in the history of the church have always been those periods when preaching had declined. A revival of true preaching has always heralded these great movements in the history of the church. Bakit? Kinakailang ma-revive. Hindi lang basta revival ng speaking in tongues, kundi the revival of true preaching. Kinakailang ma-revive ulit, mabuhay muli, mag-resurrect ulit yung true, yung totoong preaching na malaging sinasabi, always heralded these great movements in the history of the church. Kaya kita niyo si Peter, nagtanong sila, anong si ibig sabihin nito? Now, here comes Peter. He exactly quoted the book of Joel. At doon, pinakita niya yung application ng event ng Pentecost. You see? At doon, nagkaroon ng epekto. What shall we do? You see? Kasi kapag ikaw ay binigyan na ng empowerment ng Holy Spirit, hindi lang dapat nagmamanifest yung speaking in tongues. Kasi nagagawa din ng ibang sekta ng reliyon yan. Mga Trinitarians din, mga charismatic, nag-speak in tongues sila. Pero ang question is, do they quote exactly the message of God based from tamang Bible verse na pwedeng tumugon sa question na yon? At the same time, tamang interpretasyon at tamang application. Huwag nating kalimutan, hindi lamang initial manifestation ng speaking in tongues. Initial manifestation din is that they become courageous,
They become aware of the event. They also become what? Knowledgeable when it comes to pinpointing the exact Bible verse that will respond to the queries or to the questions made by the questioners. You see? Hindi yung nag-quote ka lang sa Bible, masabi mo lang na nasa Bible yung sinabi mo, pero ang problema, wala naman pala sa tamang interpretasyon. Okay? So we have to revive. It is always the revival of true preaching na laging sinasabi nung nagpasimula sila ng movements in the history of the church. The preaching of the Word of God is the Word of God. Kasi the preaching of the Word, the preaching of a preacher na hindi naman talagang tama ang kanyang pag-quote sa Bible, it is not actually the Word of God. So the preaching of the Word of God itself is the Word of God. But only as far as it is what? Accurate interpretation. Nagiging totoong Word of God ang iyong preaching if number one is there must be an accurate interpretation, relevant application, and spirit-filled proclamation of the Word of God. Yan. Okay? Kaya nga, siguro nalalaman ninyo kung bakit iniinsist kong pag-aralan natin kung paano ang tamang apostolic interpretation based sa sinabi ni David Bernard na hindi na nga ituturo sa ating eskwelahan, sa ating Bible school. Bakit? Sabi ko nga, even the grammar and syntax binanggit ni David Bernard yun, and he expounded on the importance of his grammar and syntax, especially in totality ng kanyang approach is historical, grammatical, or grammatical historical method of interpretation, which is actually neglected sa ating mga Bible schools. Basic na basic talaga. Hindi ko sinasabing mali sila, pero sana naman, we are dealing with the Word of God. Be respectful sa Word of God. Kaya sabi, be diligent. Sa ibang, sa King James Version, study to prove, sabi, study yung sa 2 Timothy yata, 1 Timothy 2:15, to show thyself approved unto God. Actually, sabi, study doon is be diligent actually. Kaya nga pagdating sa New King James Version, nilagay na yung salitang be diligent. Hindi lang pag-study. Be diligent in studying. Rightly dividing, sa King James, rightly dividing the word of truth. Sa New King James, is rightly handling the word of truth. So the challenge of biblical preaching is found not merely in recovering the changeless eternal truth. Dapat i-recover natin yun. Kasi yung truth ng sinasabi ng Bible, hindi siya nagjababago. It still or remains to be unchangeable. Okay? We have to recover that. Changeless eternal truth embedded in an ancient text. Bagamat sobrang luma na ng Biblia, thousands of years ago na, pero yung kanyang eternal truth remains to be unchanged. Embedded in ancient texts, but also in applying these truths to our modern audiences, the ever-changing temporal context. Bakit? Nagbabago ang ating panahon, nagbabago ang ating kultura, nagbabago ang ating sistema, pero yung katotohanan sa salita ng Diyos will never change. Pwede nagbabago na ang family, nagbago na yung eskwelahan, maraming pinagbago, ever-changing temporal context. Pag sinabing temporal, pansamantala lang yan, temporary lang yan, ever-changing temporary context. Ibig sabihin, pwedeng historical context, pwedeng social context,
Pagdating mo sa church mo, ito yung social context nila. Pagdating mo sa eskwelahan mo, ito yung social context nila. Pagdating sa bahay mo, ito yung social context ninyo. Magkakaiba ang dinadaluhan mo, pinupuntahan mo. Pero bagamat nagkakaroon ng pagbabago, pagkakaiba-iba ng temporal context, pero yung Word of God, yung kanyang eternal truth o tinatawag kong timeless principle remains to be unchanged. Yun ang hahanapin natin palagi. Sabi ni John Stott, magaling din itong pangangaral, magaling sa mga marami sa aklat na sinulat. Sabi niya, it is because preaching is not exposition only, but communication. Hindi lang sa exposition, marami kang nalalaman, ano ba sa Greek ito, ano ba ang meaning nito, ano ang kultura nito, but also you have to communicate. Yan. Not just the exegesis of a text, but the conveying of God-given message to living people who need to hear it. So, minsan panakot lang yung exegetical analysis. Pang ano lang yan. Pero bagamat kailangan gawin yun, pero hindi dapat sila ma-impress doon sa pinaggagawa mo, kundi ma-impress sila sa talagang you are delivering to them the true message of God. Okay? That I'm going to develop a different metaphor to illustrate the essential nature of preaching. The metaphor is that of bridge building. Okay? Paano niya itatawid yung mula doon sa ancient text papunta dito sa modern times. Kinakailang maitawid natin yung message of God. Okay? Halimbawa, yung sa damit. Eh, nung nagsasalita ang Panginoon sa damit, wala pang pantalo noon. Lahat ng damit nila ay malayo sa damit natin ngayon. Okay? Kaya lang, paano mo maitatawid sa modern times yung pananamit sa makalumang paraan, paano mo ma-deliver sa modern times? Okay? So, ang tanong, yung pantalon ba talaga para lang sa lalaki? Bakit may mga ibang religious group na pwede silang magpantalon pero nagsasalita rin sila ng hallelujah? At may mga humiwalay na rin sa atin. Hindi lang nila matanggap yung sa damit, pero humiwalay na sa atin. But still, they remain to be one God believer, baptism lang kay Jesus Christ, and then nag-hallelujah din. Okay? Jesus' name sa magitan ng mga miracles. Damit na ang pinagkaiba. So, ang tanong dito, paano mo maitatawid yung lumang utos sa biblical times patungo sa modern times? Okay? So, ano ba yung tinatawag na eternal truth dito para maitawid mo sa modern times yung usapin tungkol sa damit? Okay? So, we should be praying that God will raise up a new generation. Okay, nasa ano na kasi tayo ngayon eh? Ibang generations na kasi ngayon. Mga millennials na, no? We should be praying that God will raise up a new generation of Christian communicators. Paano sila mag-communicate? Who are determined to bridge the chasm, yung malaking hidwaan, yung malaking pagitan. Who struggle to relate God's unchanging word to our ever-changing world. Who refuse? Okay. Kailangan makapag-develop tayo ng mga bagong generation who refuse to sacrifice truth to relevance. Or relevance to truth. But who resolve instead in equal measure to be faithful to the scriptures and pertinent to today. Okay? So dapat maitawid natin to mula sa isang lumang kasaysayan patungo sa makabagong kasaysayan na hindi magagalaw o hindi mababago ang eternal truth dito. Okay? So, ganun siya. Kaya malalim ito, madugo itong pag-aaral na ito kasi we have a great responsibility to God. Okay? Yun lang na kasama rin sa 10 utos, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kasama rin yun. Yung isang utos related sa God, no?
thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Yung isang utos din sa Ten Commandments, thou shalt not take tawag doon, nakasabi ko na kanina, no? Thou shalt not make false witnesses, false testimony against thy neighbor. Ang problema nga ngayon eh, hindi pa man napag-usapan ng maayos na imbisigahan, meron ka ng kinalat na chismis. And that is, you're doing against thy neighbor. How about doing against our God? So maingat. Kaya yung bibig na ito, sabi nga eh, sa James yata yun, itong bibig na ito nagdadala sa iyo sa kaganapan or holiness, pero nagdadala rin sa iyo sa maling kaisipan o maling pananalita. Okay? So yun siya. Ito yung matinding ano nito. Kaya sabi nga, yung dila daw, parang apo yan, madaling kumala. Paano kung nag-preach ka ng maling preaching? Kaya yung marami sa atin, nakikita ko naman talaga, yung preaching ng isa, kinopian doon sa preaching ng isa. At kumalat yung preaching niya dahil kinopian ng maraming pastor. Ah, may kilala ako mga ganyan. Hindi nag-aaral na pag-aaral natin ito. Wala nang ginawa kundi makinig sa mga preaching, kopya ng kopya, tapos yun na rin ang kanyang preaching. Okay? So, ganon. Dahil kumain sila ng pugo, sa Old Testament, sa Book of Numbers, binigyan sila ng pugo, kaya pati hininga nila, yung kinain nila, lumalabasin sa kailang hininga. Kapag kumain ka ng maling aral, yun din ang lalabas sa bibig mo. Puro maling aral. Kaya dapat ingat. Grabe. Kaya maraming hindi makakaintindi na sa atin pagka ganito na nangyari. Pero wala tayong magawa. We are all obligated. How then do we maintain the balance or bridge, the gap or the chasm between the world of the ancient text and the world of the modern audience? To be both biblical and contemporary. Biblical na nga yung sinasabi mo, at the same time, applicable ba sa panahon natin ngayon? Okay? The answer is found in the methodology and employs in sermon, development, and delivery. So dito papasok yung ano ba yung method para i-apply natin sa development and delivery ng preaching. So ikaw ngayon ito, parang ikaw nandito sa balance, no? Dapat ma-maintain mo yung biblical at contemporary, bagamat nakatungtong ka sa tinatawag na incline na tinatapakan mo, pero dapat yung hinahawakan mo should remain to be what? Balance. Okay? Eh, ganun talaga ang sitwasyon natin ngayon. Unang-una, Pilipino tayo. Iba yung kultura ng mga Amerikano, iba rin yung kultura ng ibang bansa, lalo ng Israel. Kaya nga, doon sa General Conference, isa lang yata sa inyo ang bumili sa akin, bagamat alam ko yung iba naman di na kailangan bumili dahil meron silang aklat. Pero si Pastor Joel Lee bumili talaga ng manners and customs or culture and customs of the Bible. Mahalaga kasi yun. Kasi magkaiba talaga ang kultura ng Israel sa kultura natin. Kasi nakarinig ako one time and I was still from a different Christian organization. Ang sabi niya, si Christ dumating ang araw na hindi na niya ginalang ang kanyang nanay. Remember the marriage doon sa Cana, chapter 3 yata ng ano yun, is it in chapter 2 ng aklat ng John? Ang sabi ni Jesus Christ, anak, wala na silang alak. Eto na po. Dumating yung isang interpreter, nag-preach. So pwede lang guminom ng alak kasi maging si Virgin Mary. O kaya kayong mga Katoliko, ha? Okay pala kay Virgin Mary na magkaroon ng alak. Dahil naubusan yung anak. Okay. Si Christ naman, ay gumawa rin ng alak. Ito, so, si Christ yung dumawa din ng alak. Ito, matindi. Yung preacher na doon sa akin pinanggalingan, sabi niya, may time na hindi niya ginana ang kanyang nanay. Kasi nung sinabi ito ni Mary sa kanya, hindi niya sinabing, nanay, pasensya na ha, kasi hindi ko pa napapanahon. Pero ano sinabi niya? Babae! Woman, sabi niya, hindi pa dumating ang aking panahon. Ano nga ang sayo at sa akin?
Parang binastos pa niya ang kanyang nanay. At hindi yun, nasa preaching time siya. Iba naman, siyempre, walang may sagot kasi hindi na alam yung process. Iba naman, nakikinig lang, pero kaya lang walang masabi kasi they do not know the process of interpretation. Pero ako, siyempre, alam ko. Kaya nung pagbaba niya, sinabihan ko siya. Meron pa nga, sabing ganun eh. Alam niyo si Christ, pag nandyan si Christ at si Christ na yung nag-preach dito, siguradong lahat kayo ma-convert. Ah, hinintay ko rin sa baba yun. Pagbaba niya, sinabihan ko sa kanya, eh bakit yung mga pariseo? Si Christ na nga ang kausap nila, pero hindi pa rin na tinanggap. So, may problema ka. Sabi kong ganun. Pero kung yung kanyang preaching, talagang man ang maraming napapa-amen, ha? Matindi. Kaya hindi porke maraming napa-amen, hindi porke maraming nag-response, hindi porke maraming umiyak, ibig sabihin, ay talagang biblical na yung pinagsasabi mo. Huwag natin gamitin panukat yung umiyak. Huwag natin gamitin panukat yung mga nag-speaking in tongues, kasi marami rin nag-speaking in tongues kahit saan. Kahit Trinita nag-speaking in tongues, pati preacher nag-speaking in tongues rin. But is that the only, ha? Tanong ko, is that the only sign that na makikita mo talaga they are guided by the Holy Spirit? Okay? Kasi nilimit lang natin kadalasan, nakatutok lang tayo doon sa speaking in tongues. Pag pinag-aralan ninyo yung Acts chapter 2, when the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit, hindi lang speaking in tongues ang dapat ninyong tingnan doon na nag-umpisa, the initial manifestation. Their character began to develop. Their thinking began to, sabihin natin, nagbago din. And it becomes the starting point of spreading the gospel. Okay. So wag lang doon sa naririnig natin. Tingnan natin yung pagbabago din ng ugali. Now, tanong, yung bang mga naka-receive ng Holy Spirit, nagbago ba ang ugali? Yun. Okay, meron bang pagbabago? Matagal, nakamatagal na sila naka-receive ng Holy Spirit. Pag sinabi mong may gawain tayo, hindi umaatin. Okay, may problema yan. So, the biblical and theological foundations of preaching. Okay, so the biblical and theological foundation of preaching. The Apostle Paul stated boldly the task of the ministers of the gospel when he said, I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and in his kingdom, preach the word. Sabi niya dito kay kanino? Sinabi niya kay Timothy. A theology of preaching must begin with the conviction that preaching is a mandate. Tandaan nyo ha? Kaya ka nagpipreach kasi naniniwala ka that preaching is a mandate. This mandate serves as basis for a theology of preaching. Kaya nga may theology of preaching talaga. Okay, which is homiletics. Ewan ko, yun ang definition ng homiletics natin. But there is actually the theology of preaching. Okay. So the power of preaching is rooted in divine revelation. Okay. Hanggat walang divine revelation, hindi mo makukuha sa sigaw yan. Hindi mo makukuha sa sapilitan yan. Hindi mo makukuha sa ganito, ganyan, dapat yan. It must be rooted in divine revelation. And what is divine revelation? That is the word of God. Okay. So, hindi na, wag natin daanin sa taas ng boses, sa manipulative preaching, yan, sa tinatawag na positional preaching, dahil ikaw ay mataas ang rango mo, mataas ang position mo, kaya kumisang kung magsalita ka as if hawak mo ang leeg ng lahat. Kundi, the power of preaching is rooted in divine revelation. Kaya nung tinanong si Peter, noong tinanong, kayo, anong masasabi niyo sa anak ng tao? Ano sabi ni Peter? May sinabi bang sumigaw doon na, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo. Eh, hindi natin binabasa nga ng ganun. Binasa lang natin, simple.
At sumagot si Pedro at sinabi niya, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Ganun lang basa natin. Pero saan nanggali yung sinabi niya? Coming from divine revelation. Basahin niyo ulit yung Matthew chapter 16. Pag binabasa niyo ba yun? Pasigaw? Hindi, di ba? Ang mahalaga doon, kahit simple lang pagkakasabi ni Peter doon. Pero kung titingnan natin doon is, that is a coming from divine revelation. Kasi sabi ni Christ, mapalad ka Simon Barjona sapagkat hindi ito pinalagkaloob sa iyo ng tao kundi ng aking amang nasa langit. Meaning, yung sinabi ni Peter, bagamat maliit lang yon sinabi niya, but still, there is a power coming from divine revelation. Bakit? Kasi sure kang galing nga talaga sa Diyos. And then the pattern of preaching is revealed through biblical reflection. Okay? So yung pattern ng preaching mo ay ipapahayag lang yan sa magitan ng biblical reflection. Dapat naintindihan mo na kukuha mo yung mensahe ng Bible. Okay? Kung minsan, ang ginagamit kong pattern ay yung verse by verse, yung expository preaching. Let's say yung trial ni Abraham, nagpasimula sa nung tinawag siya, so doon ako kukuha ng pattern. Based sa pagkasunod-sunod ng talata, ang tawag doon expository preaching. Iba kasi yung tinatawag na topical at saka yung textual. Pero yung expository ay talagang kung paano nangyari yung kwento, pagkasunod-sunod, then you have to expound on it. And the practice of preaching is recaptured by pastoral recognition. Okay? Paano mo pinapractice yung preaching mo? Okay? Siyempre, depende yan sa audience na iyong binabatuhan ng iyong preaching. It is recaptured by pastoral recognition. Anong recognition mo sa iyong audience? Kung sila ay mga magsasaka, kumari gumamit ka ng mga bagay na naintindihan ng mga magsasaka. Okay? Ganon si Christ, no? Kaya no sinabi niyang, I will make you fishers of men, kasi puro fishermen yung kanyang kausap. Okay? So, know your audience, ang tawag doon. Know your audience. Again, the power of preaching is rooted in divine revelation. Sa panahon natin ngayon, it must be you have the word of God and then what we call the help of the Holy Spirit, okay, and then also the proper study or the proper studying of interpretation of the Bible. Kasi wala, kahit ibang sekta ng rinun, pag nag-preach sila, kahit mali pa yon, they will never admit na wala doon ng Holy Spirit. Tayo basta salita lang na salita na may anointing kasi leader yan. Anong sinabi noon ni Pastor Picard? Sabi nga, hindi po kay leader ka, may anointing ka. Bakit? Ang anointing binibigay kahit kanino yan. Okay? So huwag tayong magdepende sa mas malakas ang anointing nito dahil may mataas ang position nito. Okay? That is not true. Ask Pastor Picard on this. Okay? Kasi yun naman talaga na if you will going to study the people who are selected by God to preach, makikita mo they are not in the right social status na may mga position sila, that's why dahil may position sila ang anointing doon ay nadodobe, and there is no what we call double anointing. Wala. Isa lang naman ang anointing. At wala kayong mababasang double anointing. Double portion nag-request si Elisha kay Elijah. But double anointing, there is no such thing. Okay? So ano ba? First of all, you have to determine what is actually the meaning of anointing. Okay? Minsan, mali na nga yung preaching. Sinasabi pala, may anointing. Depende yan. Depende sa nakikinig kasi yan. Kung medyo malalim ang aral mo, malalim ang pag-aaral mo sa salita ng Diyos, malalim ang pinagdaanan mo sa interpretation, madali mong mahuli kung may anointing ba yung preaching nito o wala. Okay? Kasi remember, no? Si Satan, ang sabi nga, pwede siyang pumasok sa loob din ng church.
Okay, sabi nga ni Pablo, mula rin sa inyo lalabas sa mga lobo. Okay? Kasi hindi naman siya pupunta sa labas eh. Pupunta talaga siya sa loob kasi yung mga taga-labas, kanya na yun eh. Okay? Yung mga nasa loob ang kanyang tutuksin. Okay? Kaya si Eva, asawa ni Adan, ginamit agad yun para mailigaw si Adan. Okay? Kaya sabi nga nun na mag-ingat kayo kanino man sapagkat marami ang ililigaw, marami ang maililigaw. Okay? So pag sinabing kanino man, even to your pastor, pwede kang magduda. Ha? Pag-isipan mo ng gusto, even to your leaders. Okay? Kahit kanino, bakit? Lahat is susceptible ng deception of Satan. Pati nga ikaw, sinabihan din tayo, di ba? Resist the devil and he will flee from you. Bakit? Ikaw mismo ang target. Actually, ikaw. Tayo ang target ni Satan. Hindi iyan lang yung leader. Pati ikaw ang target din ni Satan. Everybody. Lahat ay target ni Satan. Mas kung tutusin, mas gustong talagang targetin ni Satan ng leaders. Bakit? Kasi maraming followers yan eh. Pag nakuha niya yung leaders, maraming sasama niya, kita mo. Diba? Maraming mga leaders ngayon, alam nating hiwalay na talaga sa totoong ng totoong salita ng Diyos. Marami na tayo nababalitaan ngayon. Mga leaders ito, pero makikita nyo, ang dami pa rin followers. Okay? Eh paano ba naman pag nakuha nyo isang magbubuti, nailigaw ni Satan, yung isang magbubuti, sino susunod sa kanya? Eh magbubuti lang yan eh. Ang talagang target lagi ni Satan is yung ulo. Yan. Okay? Kasi pag nadali niya yung ulo, sunod ang buong katawan. Pero nga, dating kasamahan natin, lumabas na sa atin. Okay? Nagtayo ng sariling reliyon. Okay? Marami rin sumama sa kanya at marami mga foreigners pa sumasama sa kanya, no? Mga may pera. Okay? So, again, now let's go now to the power of preaching. It must be rooted in divine revelation. Our knowledge of God came as a result of divine revelation and not by human speculation. Alam nyo, nagbabasa rin ako ng iba't ibang mga commentaries, ng iba't ibang mga aklat tungkol sa discussions, minsan sa mga Bible verses. Nakikinig din ako sa mga preaching ng mga sikat na tao. Kahit sa mga preachers natin, nakikinig ako niyan. Pero ang mind ko naglalaro palagi. At kung tutusin, pag gagawa ka na nga ng exegetical paper, okay, sa lahat ng mga nakagawa ng exegetical paper, the last book that you will go to consult is the commentary. Hindi ka agad pupunta sa commentary. That is actually the last book that you will going to consult. Kaya lang, pag nag-consult ka na sa iba't ibang commentary, mamimili ka na doon. Sino doon ang, anong commentary ang kinakampihan mo at anong commentary ang nire-reject mo. And you have to cite reasons why you reject one and then you accept one. Kumisa, wala kang tinanggap, and then ano ba yung gusto mong itayo? Okay? So, ganun siya. Hindi yung pagkakbasa mo ng talata, punta ka agad sa Bible commentaries. You will never learn the process. You will never learn the process. Okay? Kaya nga, pero paano, ano ba yung divine revelation? Dahil may bumulong lang sa'yo. Maraming bumulong yan eh. May mga malalaking sect ng reliyon, may bumulong din sa kanila eh. Okay? Nagkaroon daw sila ng mga pangitain. Eh, yun pala eh, may pangitain, bakit hindi tayo sumama doon? Kasi hindi tayo naniniwala. Okay? Kaya lang problema, paano tayo? We have also to study our belief. Hindi ba sa'yo tinanggap mo na? Kasi marami akong narinig na ganyan eh. Dito na ako pinanganak, dito na ako nagtagumpay, dito na rin ako mamamatay. Ang tawag doon is dogmatism. Okay? And then, sabi, our knowledge of God came as a result of divine revelation. Eh, malaki ang tulong ng Holy Spirit. Pero hindi porque sinabi Holy Spirit, ibig sabihin sigurado ka nang galing sa Diyos. Kasi yung iba rin, nagsabing galing din sila sa Holy Spirit.
Lahat yan. Galing sila sa Holy Spirit. Galing din sa Holy Spirit. Kinausap sila ng Holy Spirit. Kaya lang, how do we distinguish? Okay? Paano natin madi-distinguish? Kasi, yun nga ang problema sa ngayon. Kaya halos paraminan ng paraminan nagtatayo ng Christian religion. Ngayon, meron na. Yung bago na naman yun. Yung si Tevez Ministry. Ang dami nang dumarating sa kanya ngayon na marami na ako napapanood, talagang bata pa siya pero sikat siya ngayon sa mga kabisayaan. Ang dami nang dumadalo, no? Dahil sa mga tinatawag na miracle. Okay? And in revealing himself to mankind, God has chosen human vessels to be mediums of that revelation. Okay, so gumagamit din ang Diyos ng mga taong pwedeng ipadaan niya doon yung kanyang revelation. Okay? So, pwedeng mga preachers, yan. Pwede rin preacher, pwede rin yung sabi nga sa book of Hebrews is huwag nyo naman na baliwalain ang mga tao. Sometimes, you are also entertaining angels. Okay? May mga ganun. Hindi nyo alam na mga mensahero pala ng Diyos. Well, not necessary na naka-encounter ka ng angel na may pakpak or what, kundi tao, Diyos, angel ng katawan tao. Hindi ganun. Kasi ang salitang angel sa Greek is angelos. At may dalawang translation yan. It's either literal angel or messenger. Okay. So, in revealing himself to mankind, God has chosen human vessels to be medium of that revelation. Okay? Pwede rin ng TV. Nakapanood ka ng mga preaching na magaganda. Okay? Pwede YouTube. Okay? Okay. And because God gave them His word, the prophets could boldly declare, thus says the Lord. Okay? Yan. Mga propeta. Yan. Nasasabi nila, they are also convinced that the message came from the word of God. Kaya nasasabi nila, thus says the Lord. Padala siya sa Old Testament. God says the Lord. Pero sa ngayon, sigurado ka bang salita ng Diyos yung pinagsasabi? Okay? Kasi yun din ang sasabi na, this is the word of God. Pag nakinig ka ng homily doon sa Roman Catholic Church, may parte doon na homily. At pagkatapos sila magbasa ng homily, okay, sasabi na, and this is the word of God. Okay. Sabi ni Albert Mohler, in the Old Testament alone, the phrases the Lord said or the Lord spoke and the word of the Lord came appears at least 3,800 times. 3,808 times. Oh, nabilang nila yun, no? Yung salitang, the Lord said, the Lord spoke, and the word of the Lord came. Sabi sa 2 Peter, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man. Hindi nanggagaling yung prophecy dahil sa will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Now, ang question doon, okay, meron din tayong minsan may pagkatapos sa tinatawag na revival, biglang may magsasalita at ang sabi nga, naku, may gift of preaching siya. May gift of prophecy siya. Ilang beses ako nakarinig yan, hindi magsasalita yun. Na parang he is being controlled by the Holy Spirit. Mga kapatid, magbago na kayo. Yeah. Ganun, no? So, paano natin madidistinguish? Yan. Kasi sabi rito, for prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along or as they were moved by the Holy Spirit. Bear in mind, bear in mind that our Lord's patience means salvation. Just as our dear brother Paul also wrote
with the wisdom that God gave him, he writes the same way in all his letters. So hindi isang style niya, no? Speaking in them of these matters, his letters contain ito. His letter contains some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort as they do the other scriptures to their own destruction. So, sinasabi dito ni Peter, bagamat si Peter ay naka-experience the rebuke coming from Paul, but still, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Instead, sinuportahan pa rin niya si Paul pagdating sa kanyang mga sulat. Sa Galatians chapter 2 yata, o chapter 3, pinakwento doon ni Pablo na kung paano niya nirebuke si Peter face to face sa harap ng mga tao. Pero instead, si Peter ay nakita niya rin yung problema niya. And then maging si Peter also supported the way Paul writes his letters to different churches. At ang sabi niya, his letter contains something that are hard to understand. Kaya hindi porke nag-quote kayo sa Bible, ibig sabihin, sigurado ka bang tama yung understanding mo? Bakit maging si Peter, inaamin niya na may mga sulat siya, mahirap unawain. Anong ginagawa ng iba? Which ignorant and unstable people distort and they do the other scriptures. Ganun din ang ginagawa sa ibang mga kasulatan to their own destruction. Okay? So, sigurado ba yung preaching natin ay talaga na pag-aralan mong masusi? Baka kasama tayo sa ignorant at saka unstable people na yun din ang ating ina-apply sa method na yon, basta nakabasa lang, gumawa na ng preaching, lalo na may preaching kinabukasan, nagbasa lang ng Bible, and then after that, preaching na. Okay, so ako, ginagawa ko yun kasi matagal ko nang nabasa rin yung Bible, matagal ko nang alam ko yung proseso, kaya kung tutusin, sa mga preaching ko kuminsan, hindi lang pala kuminsan, kadalasan sa ngayon dahil halos alam ko na yung takbo ng theology, hindi naman lahat, pero alam ko na kung may talagang biblical basis ba yung aking mga preaching. Kaya si Pastor Romil, nakita na rin niya pag mag-preach ako, talagang ang daming Bible verses that will support to the idea ng aking sinasabi. Okay? So ganun talaga. First Thessalonians chapter 2, as we all thank God continually because when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but is the word of God, which is at work in you who believe. Okay? Kaya sabi ni Pablo sa mga taga Thessalonians, nagpapasalamat kami sa Diyos patuloy. Sapagkat nung tanggapin ninyo ang word of God na narinig ninyo sa amin, tinanggap ninyo ito bilang, hindi niyo ito tinanggap bilang salita mula sa mga tao, ngunit but is actually the word of God na siyang gumagawa sa inyong mga nananampalataya. Okay? So this conviction that preaching is rooted with divine revelation is the foundation upon which all preaching rests. Okay? Dapat ito ang maging pundasyon ng ating preaching na talagang it is deeply rooted from divine revelation ng ating preaching. True preaching begins with this confession. Ano yung confession? We preach because God has spoken. That fundamental conviction is the fulcrum. Okay, yun ang dapat nasa gitna nung siso. May siso ka eh.
So dapat yun ang fundamental conviction ng full group. Pag sinabing full group, ito yung nakahawak doon sa dalawang kanto ng siso, ito yung nandun doon sa gitna. Dapat nandun yun. Of the Christian faith and of Christian preaching. Bakit nasa gitna? Kasi doon manggagaling ang iyong pagbabalanse. Paano mo pagbabalansahin yung lumang kasulatan patungo sa bagong nakikinig? Okay. The key, therefore, to effective preaching is not so much in mastering certain homiletical techniques, but being mastered by the conviction that the message comes from God. Ano sinasabi dito? Ang pinakasusi sa makatuwid ng effective preaching, yung talagang epektibong preaching, hindi yung na-master mo yung paggawa ng sermon preparation. Ito yung may bag, ito yung introduction, may body, may conclusion, may appeal. Kailangan naglalaro sa lahat doon. Wala naman problema kung yun ang gagawin mo. Pero hindi porke nasunod mo yung pattern na yon, may introduction, may body, may conclusion, may appeal, kahit na masunod mo yun, kung mali pa rin ang iyong sinasabi at wala talaga sa divine revelation, pwede ka pa rin makapag-convince. Pero pananagutan natin sa Diyos yan. Ang masakit sa lahat, paglating ng araw na paglating ng Panginoon, hindi tayo isinama sa rapture sapagkat sasabi ng Diyos, marami kang nailigaw. Pero sa maling pangangaral mo ng salita ng Diyos, kuno. Pero hindi ko naman talaga mensahe yun. Sa iyo lang yun. Masakit dito eh. Marami ka pang nadamay. Marami ka pang naisama sa impyerno. Okay? Masakit sa mga napasama sa impyerno, ito yung mga taong hindi tamad mang si pag-aral. Basta may leader lang sila, meron na silang organization, okay na, nabubuhay sa masarap, ay di dyan kayo, sama-sama. May pananagutan pa yung mga preachers. Yung 2 Timothy, chapter 3, verse 16, hanggang 4, verse 2, all the scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, kasi mali nga ang turo, nire-rebuke mo kasi mali ang ginagawa, teaching kasi nga mali ang alam nila. So, kaya magagamit mo ang salita ng Diyos bilang isang kinasihan ng Diyos, so may God's breath, yun ang totoo, may anointing. Actually, in the Bible, as huwag ka kagad umasa sa tao na nag-preach siya, may anointing. Tanda mo, yung Biblia mismo may anointing. Paano kung mali ang delivery niya? Okay, hindi porke nagbasa na. Ang mahalaga dito, binasa niya yung Bible, di basahin mo rin yung Bible. Nag-coach sa Bible, ay titingnan mo yung binasa niya sa coach sa Bible. Para makita mo kung ito talagang, kasi yung Bible talaga, original, yun na may anointing kasi may God's breath yun. Hindi automatic yung preacher may anointing. Tandaan mo lagi, yung Bible na ating ginagamit ay may anointing ng Diyos yan. Yan, dyan na dapat maniwala. Yan ang dapat ang foundation mo. Kasi ang totoong original na may anointing is the Bible itself. Bakit siya may anointing? Saan siya magagamit? Sa pagtuturo. Kasi nga, mali yung tinuturo ng iba. Sa pagre-review, kasi mali yung ginagawa ng iba. Mga practices. Sa correcting, kasi mali nga yung nalalaman nila. And training in righteousness. Ano ba yung righteousness? Yan. Isa pa yon. Kaya nga sabi ko nga eh. Hindi na i-deliver doon sa salitang pray again, pray again. Inulit-ulit yung the importance of praying again. Pero nakalimutan. Nung kanyang binasa yung James chapter 5, nakalimutan yan, the prayer of the righteous availeth much. Hindi porke pray ka ng pray. Eh, paano kung makasalanan ka at may masama kang intention? So, suriin mo rin ang iyong sarili. Okay? So, in training, in righteousness, so that, ayan, ito yung reason. Ito yung parang patutunguhan ng iyong pag-aaral to. So that the man of God may be thoroughly equipped
for every good work. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, sabi niya kay Timothy, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. Okay. Eh wala, nangyayari ngayon. Pala, sa mga preaching, pinalalakas na lang yung faith mo, pinalalakas yung prayer life mo, pinalalakas yung worship. Yan mga madalas pinalalakas. Pero sana naman makarinig ako na mali yung ginagawa nyo kasi ito ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya yung ginawa ko kahapon sa preaching ko, sabi ko, ha, matagal ka na pala naka-receive ng Holy Spirit, pero nakabaul lang yan sa puso. Nakabaul lang yan. Mari wala na nga sa Holy Spirit eh. Kasi never mong ginamit. Parang matagal nang binigay sa yan, pero hindi mo ginagamit, binigay na lang sa iba. Ganun na nangyari kay Saul. Nung inalisan na siya ng Holy Spirit, saan napunta yung Holy Spirit na kay Saul? Kay David na. At si David, ginamit niya ng maayos yung Holy Spirit. Kaya kapag binabasa niyo yung Book of Acts, ano sabi doon na Peter, nila Pablo, at si David, bilang kinasihan, nagsasalita siya sa magitan ng Holy Spirit, ito yung kanyang sinabi. You see, he utilizes the Holy Spirit sa kanyang mga sinasabi. Hindi katulad ni Saul. Kaya nga, kapag ganun ang nangyari sa'yo, binigyan ka ng Holy Spirit pero palagi mong nire-reject, palagi mong nire-resist, palagi mong binabaliwala, then something will happen to the Holy Spirit that is within you. Ang tanong eh, posible kaya na nandiyan pa sana ang Holy Spirit o matagal nang wala? Kasi wala nang nag-i-encourage sa kanila na mag-witness. Bakit? Wala naman sila nag-witness kasi mukhang hindi na sila tinatrabaho ng Diyos. Okay? Yan ang pinakamasakit yan. Now, this conviction that preaching is rooted in divine revelation leads naturally and inevitably, hindi may iwasan, to the fact that the Bible is the inspired word of God. Okay? So sabi nga, ito yung totoo, may anointing eh. May inspiration talaga ng Holy Spirit eh. Sabi ni Charles Riley, okay? God superintended the human authors of the Bible. Okay? So yung Diyos na mismo ang parang nag-direct sa kanila, sa mga authors ng Bible na to, so that they composed and recorded without error His message to mankind in the words of their original writings. Ha? In the words of their original writings, hindi yung words ng translators. Kaya nga, sabi nga, ilang beses kong paulit-ulit na napakahalaga ng pag-aaral ng biblical language. Kasi yun naman talaga ang sinulat ng mga alagad. Kaya makakarinig pa rin kayo ng ibang mga nagsasalita sa mga preaching na huwag na ninyong pag-aralan yung mga Greek na yan. Ay, tuwan-tuwa naman kayo kasi sinabihan kayo huwag mag-aralan. Eh. Kasi pinagagaan lang yung inyong responsibility. Huwag na pag-aralan yan. Hindi na kailangan yan. Ayun, ito na. Kaya nangyari, nagtatalo na ng mga nag-aral ng maayos. Even David Bernard, sinasabi pa rin yan. Kung gusto nyo malaman yung totoong sinabi ng Diyos, let's go to the original language. Okay? So, kaya ako naniniwala yung mga preachers na ito na nagsasalita, huwag nyo na pag-aralan yung biblical language na yan, mga Greek. Kasabihin ko sa inyo directly, wala silang anointing coming from God. At yung kanila sinasabi is not deeply rooted sa divine revelation. And I can defend my statement on that. Bakit? Kasi maraming mga respected scholars tayo na talagang totoong nag-aral at nakita nila yung value of studying the biblical language. Okay? Kaya pagka ganun na narinig ko, sabi ko, napasok na rin tayo talaga ng kaaway. Kaya lang, dahil nire-respeto natin sila, tahimik lang. Pero sabi nga, pero kapag na one-on-one mo siya,
i-rebuke mo siya. At which is nangyari sa akin. Yung preaching na mataas ang kanyang katungkulan, it happened na ako'y naka-one-on-one ko siya, then I rebuke. At tinanggap niya yung kanyang pagkakamali. At never ko nang narinig niya ulit yung sinabi niya na gano'n. Kasi nga, I have to face the reality. Tanggalin ako kung tatanggalin. Ang mahalaga. Ito, ginagamit ko yung word of God to rebuke, sabi nga ni Paul. To rebuke, to correct. Okay, kaya sabi, an open rebuke is better than secret love. Okay? Huwag niya naman siyang ipahiya. Mas magandang kausapin mo ng direkta. And once he admitted his error, then nanalo tayo. Okay? So, ganun din na pagka may narinig ako isang preacher na mali ang kanyang sinabi din, at na-corner ko siya, then sinasabi ko sa kanya. So, yung respeto naman nila ay hindi naman nawawala. Kung tutusin nga, ako yung may local license, kung tawagin nila ay sir or prof, ang tawag nila sa akin. Pero local license lang ako. Bakit nila ako tinatawag ng ganun? Kasi marami tayong mga leaders na dating mga naging estudyante ko rin. Mga nakaupo na sila, pero mga naging estudyante ko sila dati. Kaya alam nila kung ano sinasabi ko. Kaya lang sabi nga nung isang leader eh, ang hirap talaga ng pagtuturo ng ganyan. Okay? Maging si Pastor Bodega, sabi niya, hindi na namin kaya yung pinagdaanan mo. Okay? Kaya lang sabi ko, sana yung may mga pumalik na talagang magkakaroon ng in-depth study talaga ng maayos. Na yung sinasabi ni David Berna na ito na talaga ang dapat nating pag-aralan. And so we find in the Bible human writers guided by a divine author using human language within their inherent linguistic and cultural context to communicate truth which God wants written. Okay. So wala tayong magagawa. Yun ang language nilang alam eh. So doon nila sinalita yung kanilang mensahe, yung gospel, sa Greek language, which is international language ng panahon na yon, universal language, kasi ang kanilang mission is make disciples of all nations. So if their mission is making disciples of all nations, logically speaking, they have to communicate the word of God in a universal language. Kaya lang, tapos na yung pagiging universal language ng Greek, English na ngayon. Kaya nga, kadalasan sa mga librong binabasa natin ay not English language. Pero hindi nangangulugan na we should rely on English language. Babalik at babalikan talaga natin ang original language. Okay? Therefore, a belief in inspiration and inerrancy. Ang Bible ay hindi talaga nagkakamali, inerrant. Presupposes a conviction that an adequate exegetical process is required to determine the meaning of a given biblical text. Okay? Dahil naniniwala tayo na ang Bible talaga ang inspired. Hindi yung translation, ha? Kundi yung original language sa Bible, ha? Dahil naniniwala tayo, inspiration, at saka hindi talaga nagkakamali ang Bible. Pero ang translator pwede magkamali, pero originally, yung sinulat ng mga alagad, wala silang iniisip ng pagkakamali doon. Presupposes, ina-assume lang natin yung conviction na kailangan natin ang tama o adequate exegetical process. Required talaga yun para ma-determine natin the meaning of a given biblical text. Okay? So again, meaning ng exegesis. Exegesis is getting the meaning out of the right meaning of a text. Hindi yung ikaw ang nag-i-inject ng meaning, kundi you have to know the meaning of the text during their time of writing. It is the procedure one follows to determine the contextual meaning of a given text. It is the opposite of exegesis, which is reading into the text what the preacher would like to say. Ikaw na yung nagsasalita para sa kanya. Na hindi naman pala yun ang kanyang meaning. And so the mandate to preach is a mandate to exegetical preaching. Okay?
So, okay, we will going to finish this muna sa ngayon. And then next meeting, we will going to page 10 of this book. Okay? So, alam kong tawag doon, nagdudugo na inyong isip, namamaga ng inyong isip sa aking mga discussion. Okay. So, by this time, I will going to entertain your question. Any question? Meron bang gustong magtanong? Eh, ho, sabang naghihintay ako ng inyong tanong, eh, kumakain muna ako ng sampalok. Kain tayo. Maliwanag po ba sa inyo? Okay, may magtanong. Kasi dito sa ating klase na to, kung sino man yung mga baguhan sa inyo, ayan, okay, may mga tanong. Diyan mga galit sa tanong ninyo. Pag hindi ko alam ang sagot, sasabihin ko naman, hindi ko alam ang sagot. Eh. Kung meron gusto kong magbigay ng kanyang observation. Pastor Romil. Sabi kanina sa Acts 1:8, you shall receive power and this power will help a believer na maging witness. Ibig sabihin para magkaroon sila ng kayahan na magpatotoo, mag-share, magbahagi, di ba? Ibahagi si Kristo. And how come? Sandali, pasok kami. Yung empowerment, ibig sabihin ay magkakaroon sila ng kakayahan na mag-priest o mag-ano, kundi they will be empowered kasi nung panahon na yon takot silang mag-preach, takot silang lumantad dahil pag binasa mo yung sinabi ni Peter doon sa Joel chapter 2 verse 28, hindi lang yung they will going to see vision, they will going to dream dreams, kundi may susunod pang event na mangyayari. Kung interpret mo yon yung susunod pang mangyayari to the hanggang sa ending na whoever calls in the name of the Lord shall be saved, kasi may mangyayaring matinding persecution, okay, matinding difficulties, pero but because of the empower of the Holy Spirit, they must continue yung kanilang ano, okay? So yun ang ibig sabihin doon sa you will receive power when the Holy Spirit comes and you will be my witnesses. Okay? So continue, Pastor. Ngayon po, jumping to our current situation, hindi naman tayo gano'n ng parehong sitwasyon eh. But that verse is applied to every Christians. And how come na may mga church na hindi lumago? Eh nakakapag... May ano naman sila, may revival naman sila, may speaking of tongues. And how come hindi sila lumago? Does it mean na wala talagang empowerment na nangyari? Okay. May empowerment yun, Pastor. Kaya nga na-receive nila. Kaya yun ang promise ng Panginoon eh. They will receive power when the Holy Spirit comes. Now, maganda rin yung tanong mo. Posible kaya hindi sila na-empowered? Posible kasi maring hindi naman talaga totoong Holy Spirit ang tinanggap nila. Kasi nagagaya nga yan eh. Diba? Sabi nga sa'yo, maging yung mga nasa labas sa atin, hindi rin one God bilang mga Trinitarians, nag-speaking in tongues din sila. Okay? Kung maalala ninyo ni Pastor Joel, yung kopya ng dinistribute ko sa inyo regarding na the six yata, the seven signs na talagang na-born again ka, not only speaking in tongues, the capabilities of speaking in different languages, pero meron ding pagbabago sa iyong naging ugali, no? So mapapansin mo na ang naging ugali nila doon ay talagang kaya nagkaroon ng growth. Kasi when nabaptize sila ng Holy Spirit, abay talaga naging bold sila sa kanilang pagsasalita. Kaya nagtanong, di ba mga taga-Galilea, sa ba't yan lang nangyayari, no? Parang
Mga lasing lang yan. Hindi kami lasing. Talagang may conviction talaga sila. Talagang palaban sila. To the point na hinahunting nga no si Pablo para patayin lang. No? Katulika, maging si Peter eh. Ang ending ng kanyang life ay talagang pinatay siya. Si James, nakasama sa 12 alagad. Diba? Ayon sa Bukapaks, pinagutan ng ulo. That's why talagang kailangan nilang empowering nila kasi mission is impossible talaga dahil babangga sila talaga sa current situation ng daigdig dahil being what? They are being occupied by the Roman Empire, no? So talagang mabigat yung kanilang kinalalagyan. Sabi nga eh, kung tutuusin, yung ating evangelism ngayon, wala namang humahadlang sa'yo. Sige lang, wala namang papatay sa'yo, wala namang nag-ano sa'yo. Pero kung titisan natin na posibleng kaya hindi nag-grow, eh, may question. Pwedeng totoo kaya yung na-receive nila? Kasi kung isa lang yung sign lang ang tinitingnan natin palagi, eh bakit nagagawa ng mga Trinitarians? Bakit nagagawa ng mga kulmalaban sa atin? Bakit nakapagpapagaling din sila? See? Mukhang hindi lang yon ang dapat nating tingnan sa empowerment. Ibig sabihin, empowerment lang sa speaking in tongues, pero sa ugali, sa haharapin, sa mga wala na nakitang ganun. No? So, kaya yung iba may church growth, lalo na sa Book of Acts, talagang sabi, and the Lord added to the church every day, no? Yung mga ililigtas. Ibig sabihin, maganda rin yung tanong ng Pastor Romil na talagang mukhang hindi talaga sila na-empowered. Hindi sila na-empowered, mukhang hindi talaga Holy Spirit yung tinanggap nila. Okay? Maari din naman, empowered sila, kaya lang, sabi nga ganun eh, sinusuppress nila yung dictate ng Holy Spirit. Kaya nga, di ba, may sinabi rin na, sinabi ng Diyos, sabi ni Stephen sa mga kalaban na, nire-resist ninyo ang Holy Spirit. Ibig sabihin, nandiyan yung Holy Spirit, ini-encourage sila, kaya lang nire-resist nila. Eh, katulad yung sabi ng Diyos kay, sabi ni Jesus kay Peter, hindi natutulog, hindi ba kaya magpuyat? Kaya doon niya lang sabi, the Spirit is willing, gusto talaga ng isip, but the flesh is weak. Pinababayaan nilang matalo ang flesh nila. Okay. Ganun din, sa Book of Galatians, ano sabi doon? Laging magkaaway ang flesh at saka ang spirit. Ang problema kung pinababayaan mo laging manalo yung flesh and then defeating the Holy Spirit, time will come, mawawala yan. So ano yung mga bagay na huwag natin gagawin sa Holy Spirit? Resisting the Holy Spirit, quenching the fire, okay? Grieving the Holy Spirit, ano pa? Blasphemy, yan. Kaya posibleng nasa kanilang Holy Spirit, totoong Holy Spirit na tinanggap nila, kaya lang, they do not practice and do not apply the empowerment. Instead, they are resisting, grieving, blaspheming, at saka yung quenching the fire na nasa kanila. Okay, Pastor Romil? Yes, Pastor. Yun nga po yung punto. Eh. Baka tama naman yung espiritu na tanggap nila. Yes. Nasa tamang church sila. Pero nasosuppress sila yung kapangyarihan talaga o empowerment ng Holy Ghost sa atin. Sa mga Kristiyano, hindi talaga namumove para gumalaw sa evangelism. Mm. So, marami sa mga churches na iilan lang talaga ang namumove na kumilos para mag-evangelize. So, possible, sinusuppress ng ano. Kasi, sabi natin, 50% talaga nag-evangelize. And how about the other 50%? Mm-hmm. Eh, pareho lang naman church ang pinanggalingan nila. Parehong espiritu ang kanilang natanggap. Yes. So, possible nga doon yung sinasabi nyo, sinusuppress lang nila yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung nire-resist nila, ginigrieve nila. Siyempre, pagka nandyan sa yung Holy Spirit, talaga mag-grieve mo siya kung ayaw mong kumilos, no? Nire-resist, ginigrieve mo, kiniquench mo pa yung fire na nasa iyo. Nag-iinit ka na niya eh. Tapos, because of the nasusupersede yung power ng flesh, tinulog mo na lang. Mga ganon. So, doon, mangyayari yung katulad kay Saul, no? He also received the Holy Spirit to the point na talagang nag-obey nga siya, kaya lang partial obedience. Yun, nangyayari rin yun. It's either also partial obedience. Sinunod ko na ito, and then okay naman to, pero hindi complete. Kaya nangyayari noon is kay napunta kay David.
8. So, ganun na nangyayari. Kaya nga maring hindi sila nag-grow dahil sa mas nangingibabaw yung tawag ng laman kaysa tawag ng espiritu. Okay, Pastor Romil? Yes, Prof. Si Pastor Ramon may tanong po. Okay, Pastor Ramon. Hello po, Prof. God bless you po. Maganda po yung ano ni Pastor Romil. Actually, nararamdaman ko yung ano eh, yung ano ni Pastor Romil. Yung in a way, ramdam ko po kay Pastor Romil yung ano eh, yung hungerness ng ano eh, ng growth sa gawain ng ating Panginoon at yung motivation niya. And parang pumasok po sa akin yung sinabi po kanina na yes, we are empowered by the Holy Ghost, which is that is the main gasoline ng ating obedience sa Panginoon, because we must be led by the Holy Ghost, we must be led by God over our flesh. Yes, but not in a, not in a, in a way na we will going to take that as an excuse na hindi tayo masuplayan ng salita ng Panginoon to pursue in maturity, to pursue, to develop. Kaya yung sinasabi niyo po na kung tayo lang ang may motivation, tayo lang yung parang nakakaramdam ng parang on fire. I believe that the work will take a lot kung hindi papasok yung sinasabi niyo po na core ministry ni Jesus Christ. Yes, that he invest time in delegation doon sa core apostles, sa mga apostles na i-develop talaga yung i-develop po yung ano, yung i-train talaga sila. Yes, no, sir. Para kumbaga ay parang maging ano siya, magkaroon talaga ng sinasabi nating trabaho ng iglesia in a way na hindi naman talaga sufficient lang yung excited tayo. Yes, excited tayo, inspired tayo. Mm-hmm. Hindi naman sufficient yung mag-witness lang tayo. Yes, witness is powerful also. But I believe yung proper equipping, yung proper training, at yung proper approach, yung proper proper kasi una-una po sa lahat, yung nakita naman natin si Pablo, yung sinabi niyo, yung charisma ni Pablo na dinevelop talaga na any level in the society ay ano niya yung influence niya na ano niya na ilalagay niya po yung ano yung hindi niya hindi na compromise ang salita ng Panginoon mismo sa kanya mismo. I will speak to the king, I will speak to the governor, I will bring the gospel of our Lord Jesus Christ. So yun nga, na-intimidate tayo pag minsan pagka ang kausap na natin yung mga high, mga may mga position in the sky, which is sila talaga isa sa malaking main factor na mawin din natin sa ating Panginoon, di ba? Kasi pag minsan we are more focused doon sa alam natin na kukunti lang alam ako pa, hindi sila edukado masyado. Yes, they are souls already, but still pag minsan hindi natin nakikita yun na palang mga may mga posisyon, yun na pala may mga ano na gagamitin ng Panginoon para maging bridge ng blessing ng church, na pagpalain ng gawain ng Panginoon, na isa sila mismo na magiging isang tawag dito, source of blessing mo rin kung mawin mo sila sa Panginoon, susuporta sila sa gawain by sa mga ganung mga kaparaanan. But ang main factor naman doon ay talagang ang tawag dito ay in general speaking na everyone should hear the good news, ma-understand talaga nila ang power ng ano ng tatawag natin gospel of our Lord Jesus Christ. Yun naman yung gospel niya talaga, may paliwanag talaga sa kanila yung truth about salvation, kasi ngayon nagkalat na nag-crop ang ano eh, ang kung paano na pinipervert ang ano ang gospel. Kung paano kinakat na lang nila by faith, okay na, by washing or regeneration of the Holy Ghost, ang ganda na lang, o kaya washing of the Word of God, parang tinatanggal na nila pati yung baptism in the name of Jesus sa water. Kaya kung yung delegation, yung core ministry, yung tatawag natin proper training and discipleship, malaking ano siya, malaking factors to that. Mapapagana ang trabaho ng isang ano po, no? Ng isang ministry. Actually, Pastor Ramon, bago binigay ang Holy Spirit yung empowerment, sa 3.5 years ginawa ni Christ, renaming muna sila ng gusto.
Kaya yung mga kakulangan nila sa kaalaman, hindi na problema. Kaya nga pagdating ng empowerment of the Holy Spirit, hindi na sila na nangangapa kasi alam nila yung message. Parang ganito, bago mo isaksak sa kuryente, yung electric pan, siguraduhin mo nang ayos lahat. Diba? Yung mga dapat na connection, ayos yun. And then isaksak mo sa kuryente, very smooth ang takbo. Ganon. Hindi nangyari yung nag-empower ka muna ng kuryente, hindi pa ayos yung electric pan. Parang ganon. Kaya mapapansin mo, huli nang binigay yung empowerment kasi fully loaded na sila, well-equipped na sila sa lahat ng kaalaman. Only they have to be empowered kasi ibabangga nila yung kanilang kaalaman, yung kanilang experience sa Panginoon dito sa mundong ginagalawan nila. Okay? So doon papasok yung... Kaya hindi inuna yung empowerment sa chapter 1 ng Matthew, sa chapter 2, gano'n. Hindi muna doon kasi kailangan muna nila ng equipping. Kaya nga hindi nila problema yung pag-quote nila ng mga Bible verses sa Book of Acts kasi nga matagal na silang na-train doon. Diba? Ano ang proper, ano yung kanilang system ng education nung araw? Pag binasa natin yung Deuteronomy chapter 6 verse Chapter 6, sabi doon, at itong mga salita ko, ituturo nyo sa kanila sa pagbago matulog, sa pagising, sa umaga, sa paglalakad. Kumbaga, ang starting point talaga ng education is immersing them doon sa Word of God. Okay? And then dumating si Christ, mas lalo pang ipiniliwanag kasi sinabi ni Christ, I did not come to destroy the law and the prophet, which is the Old Testament. And then, kundi i-rectify ko ito, to fulfill ito, and then kahit anumang mangyari, isang kultudok o kudlis, kautusan, ay never na mawawala. Okay? Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Ibig sabihin, it will continue to be, to hold fast sa kanyang kalagayan ng Word of God. Now, ang nangyari doon, may mga na-encounter sila mga problema, pati yung faith nila, natutulog si Christ sa fishing boat, sila naman nag-aalala. So lahat yun, hindi lang yung Word of God ng kanilang na-training sila, kundi yung the proper way of experiencing the Word of God. No? So pagdating ng Holy Spirit, dati silang matatakotin, dati silang mga sabi natin na wala pang empowerment, pero pagdating ng empowerment, doon lumabas yung tama pala ang pagkakabit ng mga wiring ni Christ sa mga isip nila lahat. Okay? So, ang problema ay hindi naayos yung kapatiran na receive ng Holy Spirit, ay wala nga nangyari. Kaya sabi ko nga talagang kung hindi man siya naayos, dapat syempre tayo, tinasak natin sa kuryente, nakita natin na hindi umandar, ay, check-in pa rin natin ulit. Bakit hindi, ay, meron pa lang hindi pa nakakabit. Ayun. So, tayo, yun ang trabaho natin. Kaya siguro hindi siya nagpa-function din na maayos, maring kulang pa yung training na tinanggap niya. At doon natin naayusin. Kaya nga meron tayong supposed Bible school, pero nakikita ko nga na hindi pa rin ganun siya ka-effective. Especially sa field ng mga ang kaharap mo ay mga professionals. So, may fear pa rin sila. Okay. Kaya pag nagkaroon tayo ng panawagan ng evangelism, kadalasan ang takbo natin sa squatter areas, sa mga Islam areas, sa mga rural areas, no? Pero hindi, parang may takot tayo sa tinatawag na mga well-educated. Kung tutusin, babalita ko nga sa inyo yung aking inaaralan ng mga professionals na nga ay pupunta sila dito sa Miyerkules at dito na kami mag-start ng aming Bible study. Dire-diretso na 'yon, no? At yung sabi nga may problema sa spirit ay nung nakausap ko na last Saturday, nagulat sila, sabing ganun, eh pastor, simula nung nakausap mo yan ay hindi na namin naging problema, ano, naging bumait at naging masana sa bahay. Kaya yung nanay na nagtuturo sa dentistry ng CEU, saka yung tatay na yung lolo na dating kapitan sa barko ay nagpa-pray over na rin sa akin. So you see,
kasi para sa akin, bagamat sabihin ko man na hindi man ako ganun kagaling, pero when I received the Holy Spirit, naging mas lalo naging hindi man ako nagkaroon ng malalaking church, pero marami ako natuturuan. Kasama na rin po kayo. Okay, Pastor Ramon. Pastor, Prof, salamat po. Parang ina-address po ninyo na changes is healthy, right? Yes. Changes is healthy. So para bang sa atin po, sa ganito mga pag-aaral na itinuturo ninyo, para bang if there is something na we can go more deeper, dahil may mga natututunan po kami, mm-hmm. yung level po ng pagbabay, level ng Bible study, kasi of course, pagsabi natin Bible study, pag-aaral yan ng mga subject natin in different areas in our spiritual growth. So para po bang kung nararamdaman natin na meron na tayong nakukuha na po ritong mga magagandang aral, improper interpretation or digital interpretation, pwede na po talagang mas mapaganda pa yung level, no? Level ng Bible study. Yes, sa mga kapatiran wherein more on mas malalim ang papasukin nilang pagkatuto sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kasi alam naman po natin pagdating ng Sunday school, di ba, it is ikinokonnect talaga natin niya sa sa program o sa service natin ng fellowship, wherein hindi talaga masasabing ganun na one-on-one ang dating ng pag-aaral, because we are speaking generally sa lahat ng congregation, sa lahat ng mga kapatiran in all levels pagdating sa Sunday school. Pero yung may apply po yung ganito mga natututunan, ha, lalo na sa Bible study, talagang malaki yung time na mas makaka-focus talaga sila doon sa ganung pagpapalalim ng salita ng Panginoon. Yes. Yung po yung opo. Kasi pagbisa sabihin naman natin natuto tayo rito, tapos magiging parang selfish ano lang tayo, selfish knowledge, hindi natin kumbaga ay may i-flow, may apply din sa areas ng ano na ministry sa church. I believe parang wala rin ano po, no, wala rin gain. Kaya malaking bagay po. Salamat po, salamat po, Prof. Thank you very much, Prof. Actually isang magmo-motivate din sa iyo sa evangelism. Dapat ma-empathize mo yung ano bang nararamdaman ng Diyos sa ngayon. Pag sinabing ma-empathize mo, dapat you have to put yourself do sa shoes, sa kalagayan ng Diyos. Ano bang nag-drive sa kanya para suguin si Moses sa Exodus chapter 3? Sabi niya ay nakita ko kasi ang aking bayan na hirap na. Kinakawawa na sila, kaya ako bumaba para utusan kita. Ibig sabihin, yun ang nagmo-motivate sa ating Diyos, na kaya sinusugo niya si Moses para ilabas sa Egypt ang kanyang bayan, kasi nakita niya yung paghihirap. Actually, kung titingnan natin, if you are going to empathize the passion of God sa salvation ng mga tao, dapat tingnan din natin yung kanyang nararamdaman sa mga taong sa ngayon, kasi safe tayo sa ating church, eh. Parang masaya na tayo. But the eyes of God is also looking at those people who are suffering today that need salvation. Kaya lang, ang sabi nga, sa isang barrier ng ating evangelism is yung inward focus natin. Masyado tayo nakafocus sa developing ng ating church, pagpapaganda ng ating church, pagpapaganda ng ating buhay, and yet nawala tayo sa outward focus. But our God is not only focusing on the true church, but also the sa outward focus niya. Kaya sabi nga, hindi ka napabilang sa church na ito kung hindi ka binantayan at nakita ng Diyos na kailangan mo salvation. Pero dati kang tagalabas, pero naawa sa iyo ang Diyos. Kaya nagpadala siya ng tao. Ang problema ko minsan kay Moses, marami siyang excuses. Hindi ko kaya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya sabi ng Diyos, sasamahan kita. Ako ang magsasalita para sa iyo. So, yung preach ko kahapon, dinitali ko rin doon yung iba't ibang mga barriers kung bakit napipigilan ng evangelism. Kasama na din yung hindi ko alam kung paano mag-i-start.
hindi ako alam yung method. Tapos yung naka-inward focus lang. Okay, so maraming mga barriers kaya hindi nag-move forward yung charts. Okay? So, sabi ko, you have also to empathize kung ano yung nararamdaman ng Diyos. Ang focus niya rin ay sa mga makasalanan. Kaya sabi niya doon sa Ezekiel chapter 33, sabi niya doon, okay, sabi niya, kapag sinabi ako ang tao na ito ay mapapahamak tayo sa kanyang kasalanan, at sinutusan kitang sabihan mo siya, okay, at hindi mo sinabihan, kapag ang tao ito namatay dahil sa kanyang kasalanan, pati sa iyo, sisingilin ko yung kanyang dugo sa iyo. Mabigat yun. Meron tayong pananagutan sa Diyos. Pangalawa, sabi niya, dalawang beses ang sinasabi sa Ezekiel, do I have pleasure in the death of the wicked? Meron ba akong kasayahan sa kamatayan ng mga masama? Sabi niya, no. As long as I live, ibig sabihin, pag sinabi niya, as long as I live, eh, hindi naman namamatay ang Diyos. So, ibig sabihin, forever. Sabi niya, forever kong I have no pleasure in the death of the wicked. Only gusto ko lang sa kanilang they have to turn, repent. Turn from for me, to me, sabi niya. So, ibig sabihin, ang passion of God, hindi yung para manghatol basta-basta, kundi ang kanyang passion actually is to save the wicked at wala siyang pleasure sa kapahamakan, kaparusahan na ibibigay niya sa mga masama. Ang gusto niya talaga ay palaging buwang balik loob silang lahat. Kung mararamdaman natin yung passion of God, yung kanyang pagtanaw doon sa mga nahihirapan, at maintindihan natin yun, we have to empathize that. At kung mararamdaman natin yun, that's the time na mararamdaman natin yung burden ng God. Ang burden ng Diyos ay to save all the sinners, not to condemn them. Kaya nga, sabi nga, for God so loved the world. May adverb na parang ine-exaggerate yung kanyang pag-ibig. For God so loved the world to the point na binigay niya yung kanyang anak. Okay? So hanggat hindi mo nararamdaman and empathize the feeling of God, yung kanyang gustong mangyari sa mga makasalanan, at hindi mo naramdaman yon, hindi ka nga talaga magtatrabaho. See? Kaya kita nyo, sabi nga sa isang pastor, halimbawa, yung anak mo may sakit. Nangangalib ang kanyang buhay. Magkanta kung may ministry ka dito, mag-preach ka dito, palagay mo habang nag-preach ka, wala, ang isip mo wala doon sa anak mo may sakit. Sabi niya, ay hindi, naisip ko talaga yon. Sabi niya, may isip ko yon. Masisira ako sa aking ministry pagka nalalaman kong may sakit ang aking anak. Kaya sa ganun din ang aking tinyo, sabi ko. Pero kaya very consistent siya na kahit na meron na siyang church, pero ang iniisip pa rin niya yung bumalik doon ang mga taong kanyang iniibig. See? Hanggat hindi sila nakukuha lahat, hanggat hindi niya iniligtas lahat to, hindi siya titigil kung tutuusin to the point na sa sobrang pagmahal niya, binigay na niya yung kanyang anak para lang sa kaligtasan ng ano. If we will going to feel that passion of God, ma-empathize natin yun. Palagay ko, hindi ka makakatulog hanggat hindi mo napupuntahan yung mga taong yan. Okay? So, ganun lang. So, kaya ka binigyan ng empowerment. At dito ko naranasan yung pagbabago ugali ng yung batang babaeng yon, yung kabataan na yon, 27 years old. Hindi ko akalaing magbagong buhay siya ng sa loob ng sandinggong yon. Sabi ko nga, maaaring marami akong alam, pero wala akong power. That's time na nagdasal ako ng, sa Diyos. Actually, nag-ayuno ako natapos na rin yung ayuno ko last Sunday. Kumain na kami ng uso ng anak ko. Pero pinag-ayunuhan ko yon. Sabi ko, Lord, by this time, power mo ang kailangan ko dito. Kaya nung pagpunta ko nung Saturday na yon, praise God, talagang tinabi nila sa akin yung report na yon. Sa loob ng isang linggo, wala silang naging sakit sa ulo doon sa kapatlaang babaeng yon. Naging matulungin sa bahay, nagluluto, nag-aasikaso. Okay? So, dito papasok yung empowerment of God. Yeah. Kaya dito papasok yung trabaho ng Diyos. Okay? Kaya sabi ko nga,
matagal nang patay ang mga alagad, pero still, dahil sa sulat nila at in-inspired ng Diyos yung sulat nila, marami pa rin nako-convert hanggang ngayon at parami ng parami ang tumatanggap sa Panginoon kahit na mga patay na sila, pero yung sulat nila na inspired of God, inspired ng God, ay nananatiling nagtratrabaho. Kaya sabi niya, I will be with you until the end of the age. Ano sabi niya? Ibig sabihin, matay na kayong lahat, pero kumikilos pa rin ako hanggang sa makuha ko lahat ang mga ililigtas. Okay? Pwede pong magsabi pa ng last bago po. Ano? Pasesya na kayo. Pasesya na po. Meron kasi po ako nakikita mga quotes sa ilang mga churches. Pero of course, we respect kung yun ang kanilang inilalagay na tawag dito. Yung parang dahil still it's the word of God pa rin naman po yun eh. Mm-hmm. And still, tawag dito, naniniwala po tayo dun. Lalo na sa Acts chapter 2 verse 38. Yes. Amen. So ngayon, gusto ko lang pong tingnan yung situation na di ba sinasabi po, preach Acts 2:38. Mm-hmm. Di ba po? Preach Acts 2:38. Pero yung understanding ko po doon sa preach Acts 2:38, iba po yung way. Para yes. Sa akin po, what we preach is not Acts 2:38. What we preach is the gospel of our Lord Jesus Christ. Yes. And when they understand and believe the gospel of our Lord Jesus Christ, yes, then we will go to come out in the obedience of Acts 2:38. Yes, tama. Tama po ba yan, sir? Hindi na po pinipreach ang Acts 2:38. Actually, that is... Kasi mo nakalagay po, preach Acts 2:38. Preach Acts 2:38. It should be the result of... Yes, tama. Thank you po, Prof. Tama po. Okay, tama yun. Hindi naman pinipreach yun. But dapat lang na ipaliwanag na Acts 2:38 is the response to the question, what shall we do? Kaya lang, bakit sila nag-question ng what shall we do? It was explained by Peter sa ginawa nilang lahat laban kay Christ. At ang sabi nga, and this Jesus became the Lord and the Christ. And then, what shall we do? Amen po. Okay? Thank you po, Prof. Okay. So, it's already 1 minute to 12 o'clock. Okay? Kung wala na pong magtatanong, you can ask your question sa ating YouTube. And then, back to you, Pastor Romil. Praise God po rin yung Diyos. Salamat po, Prof. sa maganda at malaman na discussion sa gabing ito. Tunay nga na kailangan natin ng mga bagay na ito para ma-empower tayo. Maging ang ating kongregasyon na kinadadalukan o kinabibilangan ay dapat din ma-empower sa mga natutuhan natin sa gabi nito. At hindi lang po dapat sa sarili natin, hindi may bahagi rin natin sa iba yung ating mga natutuhan sa gabi nito. Purihin ng Diyos at muli at sa ating pagtatapos, pwede ba natin maimbitahan sa closing prayer ang ating mga bagong nakikita? Si Sir Little MG, pwede po bang ma-request sa closing prayer? Okay. Sige pa. Let's pray po. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat Panginoon sa lahat ng aming napakinggan ng salita mo, Panginoon. Naniniwala kami na ito, Panginoon, ay makakatulong sa bawat isa sa amin upang kami ay patuloy na lumago, Panginoon, at patuloy na magamit, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong ginamit, Panginoon, sa professors, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, hallelujah, ng iyong mga salita upang higit naming maunawaan, Panginoon, kung ano ang mga dapat naming gawin, Panginoon, at marami kaming natutunan, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na merong ganito, Panginoon, sa pamamagitan ng social media, Panginoon, bagamat ang bawat isa sa amin ay magkakalayo, ngunit, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ay napapag-aralan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na ako din, Panginoon, ay maka-attend, Panginoon, at marami po akong natutunan, Panginoon,
And I believe, Panginoon, marami sa amin ang marami ang natutunan, Panginoon, at patuloy mong palaguin ang aming wisdom, Panginoon, at ang ma-empowered kami ng salita mo, Panginoon, at ang yung spirito ay malagay sa bawat isa sa amin upang magalap namin ang iyong nais, Panginoon. At pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay. In Jesus' mighty name we pray, O God. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat po sa MG sa gabi nito. At bago tayo magtapos, mapatibog ka, hiwa-hiwalay closing remark from our professor, Prof. Jose Absalu. Okay, yung preaching ko kahapon is about, ano ba yung, yun, ang title ng preaching ko kahapon is greater, ano, great power comes great responsibility. Kaya yung yun ang denied ko bagamat galing sa Spider-Man yun at saka keynote kay Franklin Delano Roosevelt. Sabi niya, great power involves great responsibility. Kaya parang ganito nga, binigyan tayo ng power of the Holy Spirit, so binigyan din tayo ng great responsibility to preach or to become a witness for Christ in our evangelism. So, may empowerment, pero may great responsibility tayo. Kung gusto niyo magkaroon ng kopya noon, ay papadalo ko na lang kay, kasi hindi magkakasya yun dito sa ating ano messenger eh. Okay, so padadala ko na lang siguro sa email ni Pastor Romil, and then bahala ka ng Pastor Romil to distribute. Okay? Yung ano na yun? Yung topic na yun. Okay? Siguro sa iyo. Ano po yung pasal? Video or presentation? PowerPoint lang siya. PowerPoint. Convert ko na lang po sa... Convert ko na lang sa JPEG para...